Ayan, sarap-sarap nito. Sinigang na isdang pampano sa lemon. Ayan, sariwang isda na sinigang sa lemon. Kain na na! Dahon kamote. Ayan. At dahon alugbati. At dahon sili. Ayan. Magluluto ako ngayon ng pampano na isda. Sinigang. Ayan. Ang rekado ko ay luya, sibuyas, kamatis, siling labuyo, at lemon. Ayan. Piniga ko na siya. Isang lemon. Sinigang sa lemon. Samahan niyo ako, guys. Ayan, samahan niyo ako, guys. Magluluto ako ngayon ng sinigang na isda. Pampano yung gagamitin ko. Ayan, pampano. At may dahon sili, kamote, alugbati. At ang gagamitin ko ay luya, sibuyas, kamatis, kasama ang balat ng lemon. At ang sili kong gagamitin ay siling labuyo. Ayan. So, umpisa natin, guys. Ayan. Nakaready na yung pinakulo kong tubig. Ayan. Ilagay natin ang luya. At sibuyas. Ayan. Hintayin natin kumulo. At lagyan ng kunting asin. Kunting asin. Ayan, kapag kumukulo na siya, ayan, kumukulo na siya, guys. Kaya, kulo na siya kasi naboil ko na before ang tubig na kinamit ko. Lagay natin ang isda. Siguraduhin kumukulo yung tubig bago ilagay ang isda para maganda yung pagkakaluto. Ayan, lagay natin ang isda. Kulo na siya. Hintay natin kumulo. Mabilis takpan. Luto-luto tayo ng sinigang. Pero ang gamit ko ay lemon. At ihahalo natin ang balat ng lemon. Dahil maganda ito sa digestive. Yun. Ayan, kumukulo na siya, guys. So, huwag natin i-overcook. Once na kumukulo na siya, ilagay natin yung gusto ko maanghang na, may anghang ng konti yung sabaw. Kaya ang ginagamit ko ay hindi siling panigang, kundi siling labuyo. May tanim ako sa paso na siling labuyo dyan sa likod. Bumili ako ng lupa. $10 ang isang kilo ng lupa dito sa Hong Kong. Tapos yan. Para anytime na magluluto ako, mayroon akong pipitasin dyan sa likod. Ayan. Kumukulo na siya, guys. Ilagay natin ang gulay. Ayan. Kunting alugbati, kunting dahon sili, at kunting dahon ng kamote. So, marami akong napitas na dahon sa dyan. Sa paso. Tanim ko sa paso. May hasinda ako sa paso. Walang lupa dito sa tinitirahan ko. Kaya bumili ako ng lupa. 10 Hong Kong dollar yung bawat isang kilo. At nilagay ko sa paso. Yun. Nagtanim ako ng ilang puno na yung pinaghimayan ko ng binili kong dahon kamote. Tinanim ko. Kaya yan. Pag magluluto ako, may gulay ako. Ayan. So ilagay natin yung kamatis. So, huwag natin uunahin ang kamatis kasi masarap siya kapag hindi overcooked. Ayan. So, ayan. Kumukulo na siya, guys. Kumukulo na. And then, ilagay natin yung isinasama ko po yung balat ng
lemon sa pagluluto. Ito po ay maganda sa ating panunaw. So, magandang benefits ito. Huwag niyo pong itatapon. Yung pinagpigaan ng lemon, ihalo niyo sa pagluluto. Maganda yan sa health. Ayan. So, huwag po natin i-overcook. Ayan. Balik. Haluin ko. Tingnan. Ano ko lang yung isda. Kung okay na siya. Ayan. Manonotice nyo guys, ang isda ay madaling maluto. So, huwag natin itong i-overcook. Kasi kapag overcook, hindi masarap yung ano, yung texture ng isda. So, usually ang green vegetable at ang isda, basta tuwag lang yung malaking isda ha, itong ganitong katamtama na isda, ay ano siya, 2 to 3 minutes kapag nag-umpisa ng mag-boil yung tubig, ay luto na siya. So, huwag i-overcook. So, ayan. So, kumulo na siya. Hindi na ako gumamit ng timer ngayon. Ilagay natin yung katas ng lemon. Ito po ang ginagamit ko para natural. Masarap yung katas ng lemon. Hindi pa ako bumibili ng ready-made na pang-asim. So, lemon yung ginagamit ko. Ayan. Kung minsan, yung green ko na lemon may bunga. So, yun ang ginagamit ko. So, ngayon, naubos yung bunga. So, yan ang ginamit ko. So, ayan. Ready na, guys. Kain na na. Ayan. Kain na na. Masarap na sinigang na isda sa lemon. Maraming salamat. Ayan, sarap-sarap nito, sinigang na isdang pampano sa lemon. Ayan, sariwang isda na sinigang sa lemon. Kain na na!